Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesucristo. Amen. Bago ang lahat, shout out to this following people na mga super chatter natin during live stream. Shoutout kay Ma'am Jackie Jose na ang pinili ay idol. Shoutout kay MJ Yox na ang pinili sa membership ay super idol. Maraming maraming salamat sa suporta. Magandang araw o gabi sa lahat ng nakikinig. Lalong-lalo na sa inyo, Sir Alex. Ako nga pala si Evane, taga Tagum City, Davao del Norte, at dito nakabase sa Hong Kong. Ang pinagmula ng pamilya ko, mga ninuno namin sa Capiz pero ako sa Mindanao na pinanganak. Dalawang maiikling kwento lang po ang ibabahagi ko sa inyo. Mga karanasan na hindi ko makakalimutan magpasa hanggang ngayon. Taong 1975, eto yung mga panahon kung saan sa Lanao del Norte pa kami nakatira. Grade 3 ako nito at nasa 7 o 8 taong gulang kung hindi ako nagkakamali. Yung lugar namin, malayo sa Kabiasnan. Ang mga kapitbahay, nasa 8 hektarya pa ang distansya kung kaya napakatahimik ng lugar, lalong-lalo na sa gabi. Sa kagustuhang makapag-aral, kahit sobrang layo, porsigido kami ng mga kuya ko. Nasa 8 kilometro ang nilalakad namin araw-araw. Kung susumahin, 16 kilometros lahat ng lakaran, umaga at hapon. Ang dalawang kuya ko, mahigpit ang bilin sa kanila ng tatay na dapat sabay-sabay kaming tatlo papunta at pauwi mula paaralan. Dapat bantayan din nila ako at huwag iiwan. Etong dalawa naman, kapag uwian na sa hapon, nakaugalian na ng mga ito ang maghanap muna ng gagamba bago dumiretsyo sa bahay. Lalong-lalo na kapag araw ng Biyernes kasi, pagkasabado niyan, nagpapaaway sila ng gagamba. 2 kilometro bago marating ang bahay namin, madadaanan ng taniman ng kape at sagingan, magkabilaan at 3 hektarya ang lawak noon kung kaya madilim ang bahaging daan na yon. Doon ako iniiwan sa gilid ng kalsada ng dalawa kong kuya kapag maghahanap ang mga ito ng gagamba. Kung minsan naman, kapag malakas ang ulan, sumisilong kami kung saan naabutan kaya may mga pagkakataon na gabi na kami nakakauwi ng bahay. Ganun na nga po, sa ilang taon naming naglalakad papunta at pauwi mula sa eskwelahan, sa ilang beses nila akong iniiwan sa gilid ng daan para maghanap muna ng gagamba, wala naman naging problema. Isang araw, may matandang babae ang pumunta sa bahay namin. Nanghiram ng pospro at nagpakilala naman siya sa kanyang pangalan. Ayon sa kanya, bagong lipat lang umano sila sa lugar at 4 daw silang naninirahan sa kubo nila. Natatandaan ko pa, mga 3 beses din siyang bumalik sa bahay namin nang hiram ng pospro at bitsin. Ang napansin ko sa mga mata niya, sir, kapag tititigan niya ako, para bang galit na galit at nanlilisik. Simula noon, kada gabi may naririnig kaming huni ng aswang. Ako naman, hindi agad nakakatulog kasi sumasagi sa isip ko yung nakakatakot na itsura at mata ng matandang babae na yon. Minsan isang gabi, ang isang kuya ko pumasok ng bahay nang hindi pa nakalinis galing nag-CR. Takot na takot at sinabing may aswang daw na malapit lang sa kanya sa labas. Nagtaka naman ng mga magulang ko kung bakit may aswang. E sa tagal naming nakatira sa lugar, bakit bigla yatang laging may aswang? Kung napapadaan lang, masasabi mo pang normal lang yon. Pero yung nasa malapit at halos
kada gabi na, magtataka kang talaga. Hanggang isang hapon nun, sir, tandang tanda ko pa araw ng Biyernes yon. Tulad ng nakagawian ng dalawa kong kuya, nanguha muna sila ng gagamba dun sa dating pinagkukuna nila. Iniwan muna ako sa gilid ng daan at sabik na sabik ang mga ito kasi nga araw ng Sabado kinabukasan. Magpapaaway na naman ng damang o gagamba. At dahil magtatakip silim na wala pa sila, nainip ako kaya iniwan ko ang aking mga kuya at naglakad akong mag-isa pa uwi ng bahay. Medyo madilim na nun, sir, pero kita pa naman ang tao sa distansyang 100 metro. At habang naglalakad, maya-maya may nakita akong matandang babae sa unahan at nakasuot siya ng puting damit. Kinabahan ako nun dahil yung buhok niya tuwid na tuwid at nakatitig siya sa akin. Habang papalapit, ilang sandali nun, bigla na lang akong nablangko, sir, at hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Yung dalawang kapatid ko naman, agad umuwi ng bahay kasi gabi na nun, at akala nila andun na ako dahil paglabas nila mula sa kasagingan, wala na raw ako sa gilid ng daan kung saan nila ako iniwan. Pagdating ng bahay, "Mga linte ka mo! Ano matubo sa inyo nga manghod pang bitayon kugid ka mo? Halos kadaadlaw ako gasiling sa inyo nga hindi nyo na pag-ibilin inyo nga manghod. Mga linte ka mo! Pag may nangyari sa kapatid nyo, bibitayin ko kayo. Halos araw-araw kong sinasabi sa inyo na huwag nyong iiwan yung kapatid nyo." Ganun na nga, sir. Binalikan ako nila Papa kung saan ako iniwan ng dalawa kong kuya, dala ang mga itak at sulo. Salamat sa Diyos dahil natagpuan nila ako sa mismong ilalim ng puno ng saging, tulala at hindi makapagsalita, tapos yung aking katawan na puno ng mga pulang pantal. Pagdating ng bahay, ginamot ako ng aking nanay. Marunong din kasi siyang manggamot at ilang sandali lang nun, doon ako nakapagsalita. Tinanong nila ako kung anong nangyari at kung sino ang nagtago sa akin sa puno ng saging. Doon ako nagkwento at sinabing may nakita akong makakasalubong na matandang babaeng mahaba ang buhok at nakaputi ng damit. Pero yung tagpong dinala ako sa gitna ng sagingan, wala talaga akong maalala nun, sir. Sa sobrang galit ni Papa, ura-urada pagkarinig niya sa sinabi ko, agad nilang pinuntahan yung matandang babaeng nanghihiram sa amin ng posporo sa kubo nito kasama ang mga kuya ko. Pagdating doon, pinagbantaan sila ni Papa at sinabing sa susunod na balik niya sa kubo nila, dapat ay wala na ang mga ito dahil kung hindi, sabay-sabay silang susunugin doon nila Papa. Base kasi sa aking pagkakalarawan, walang iba kundi yung matanda ang nagtangay at nagtangka sa buhay ko. Ang ending, Sir Alex, umalis yung matanda at lumipat sila sa ibang lugar. Natakot din siguro sa banta ni Papa sa kanila. Kung hindi siguro agad ako binalikan nila Papa, baka tinangay na ako ng tuluyan ng aswang na yon at ginawang ulam. Salamat sa Diyos at wala namang nangyaring masama sa akin. Dahil kung nagkataon, hindi nyo na maririnig ang kwento kong ito ngayon. At eto naman, sir, nangyari dito mismo sa Hong Kong. Nakaraang taon 2020, lumipat ako ng bahay at para makakover sa maintenance, yung sala ginawa kong kwarto para paupahan. Sobrang mahal kasi ng upa ng bahay dito sa Hong Kong. So ayun na nga, nagpost ako looking for carpentero. May tumawag sa akin na kababayan lang din natin at sinabing marunong daw siyang gumawa. Si Bebot na mula sa Pototan, Iloilo. Unang napansin ko sa kanya, lagi siyang naka-sunglass lalo na kapag may kaharap na tao. At dahil nagkasundo kami sa bayad, umayag na ako na siya ang gumawa. Nung natapos na ang kwarto, nakiusap siya na kung pupwede raw,
sila na lang mag-asawa ang magrerenta sa kwartong ginawa niya. Ang sabi niya sa akin, yung amo niya raw kasi laging out of town at ang gusto stay out sila. Umayag naman ako noon kasi nga maayos naman silang nakiusap at isa pa, kababayan natin sila. Bali anim na kaming lahat noon sa bahay dahil may dalawang boarders na kasi ako. Kami ng anak kong babae tapos si Bebot at ang asawa niya. Doon ko napansin na itong si Bebot nakakatawa. Kahit gabi na kasi nakasunglass pa rin. Minsan isang araw noon, nakausap ko siya at nakalimutan niyang mag-sunglass. Doon ay nakita ko na sobrang pula ng mga mata niya. Kaya pala laging nakasuot ng shades ay dahil may sore eye siya. Umaalis ako ng bahay ng alas 7.15 ng umaga at alas 11 na ng gabi nakakauwi. Nung una, okay naman at walang naging problema. Pero makalipas ang dalawang linggo, yung dalawa kong datihang boarders nagre-reklamo. May sinabi sila sa akin tungkol sa mag-asawang Bebot. Ate, may sasabihin sana kami sa'yo. O sige, ano ba yun? Huwag niyo pong masamain, te, ha. Pero sina Bebot kasi, te, parang nakakatakot. May nanunuktok din sa bintana namin kapag gabi. Wika ng dalawang boarders sa akin. Napakunot-no ako sa sinabi ng dalawa at ang nasa isip ko baka nababaliw na ang mga ito kasi paanong may manunuktok sa kanila eh nasa third floor naman kami. Hanggang sa sinabi nilang aswang daw sina Bebot. Laging nagkakasakit, suka ng suka kaya madalas hindi na pumapasok sa kanilang trabaho. Sabi ko naman, baka hindi naman aswang, baka may nakain lang kaya nagkasakit. Pero napansin ko rin sa mag-asawa noon, sir, tulog sila lagi sa araw at gabi lang kung lumabas tapos nakashades pa, yung sore eyes niya ilang buwan na. Minsan isang pagkakataon, pag uwi ko sa bahay, nagulat ako nang makitang may malaking sugat sa palad ng asawa ni Bebot. At nung tinanong ko ito, sinabi niyang nag-away umano sila ng asawa niya. Ako sa sarili, grabe naman mag-away ang dalawa. Nahiwa talaga ang palad ng kutsilyo. Nang mga panahon na yon, doon na nagsimula ang kalbaryo. Minsan isang araw, nalaman ko na lang na nagkasira-sira ang gamit namin sa bahay. Washing machine, refrigerator, pati kubeta namin sira. Ang pinagtataka ko pa nun, bakit sira kaagad eh bago pa lang naman ang mga gamit na yon. Si Bebot naman, umihingi sa akin ng pera para ipaayos daw sa mga sirang gamit. Sabi ko sa kanya, bago pa naman ang lahat ng yon. May warranty pa kaya tatawagan ko na lang ang agency at ipaalam sa may-ari. Nung tinawagan ko na, doon ko lang nalaman na itong si Bebot pala sir gusto lang akong pirahan. Paano kasi, yung mga appliances hindi naman sira kundi tinanggalan niya ng mga fuse. Doon na dahan-dahang nawala ang tiwala ko sa kanila lalo na at hindi pa sila nagbabayad ng rentang umabot na ng 3 buwan. Yung dalawa kong boarders, hindi nakatiis kung kaya umalis ang mga ito at lumipat ng ibang bahay. Ginawa nila iyon upang malaman ko raw na yung mag-asawang Bebot hindi lang mga aswang kundi mga scammer pa. Yung babaeng asawa ni Bebot, kapag nakatitigan nila magsusuka raw sila. Hanggang sa isang gabi nun, Sir Alex, pag uwi ko ng alas 11 ng gabi, pagbukas sa main door, halos isuka ko na pati bituka ko. Paano kasi? Sobrang langsa ng amoy ng bahay namin na hindi ko maintindihan. Yun bang amoy na parang pinaghalong sunog na goma at sunog na balahibo ng manok at sobrang langsa. Pumunta ako ng kusina, tinignan ko na baka may kung ano lang na niluluto pero wala naman. Kapag umuwi ako ng alas 11 ng gabi, hindi ko na naaabutan ang mag-asawa. Pero nung time na yon,
minsan ko pang kinatok ang kwarto nila kasi kakaiba talaga yung amoy. At dahil wala namang sumasagot, binuksan ko yung kwarto nila kasi may susi naman ako. Doon ay nagduda na talaga ako sa kanila dahil may karne ng baka sa kwarto nila na dapat sa refrigerator yon nakalagay. Ibig sabihin, kinakain nila yon ng hilaw. Doon ako natauhan na sabing hindi lang scammer kundi totoong mga aswang pala itong mag-asawa. Kalma lang ako noon pero naglagay na ng mga asin sa buong bahay. Tumawag kaagad ako sa aking mga magulang. Ang sabi nila sa akin, paalisin na kaagad si na Bebot baka yang gawin daw kami ng anak ko. Ganun na nga po ang nangyari. Dahil sa pag-aalala, tumawag ako sa agency at nagpatulong na mapaalis sa bahay ang mag-asawa. Nung una, ayaw nilang umalis. Sila pa ang may ganang nagtawag ng pulis dahil pinapaalis daw namin sila. Kung tutuusin, hindi pa nga sila nakabayad ng renta ilang buwan na. Sila pa ang may ganang gawin sa amin yon. At eto pa sir, sabi ng agency, yung may-ari raw ng kabilang flat o bahay, may nakita sa CCTV camera nila na may kung anong nilalang daw ang nasa rooftop nila. Parang nag-iiba daw ng anyo pero naudlot at tumakbo dahil sinigawan ng may-ari ng building. Nung sinundan nila ng tingin kung saan ito papunta, nakita nila na pumasok sa flat o bahay ko at sa rooftop dumaan. Nagtaka ako kung bakit nabuksan ang pintuan doon. Eh nakasarado, nakakandado at may susi yon. Kung matino ang pag-iisip nila, bakit pinilit nila yung buksan? Ginawa na pala nilang daanan ang rooftop ng aking bahay nang hindi ko nalalaman. Doon ko sinabi sa agency at ipinaliwanag na yung nakita nilang kakaibang nilalang sa CCTV footage. Yun ang aswang at ang mag-asawang boarders ko yon. Buti na lang, tinulungan nila ako at sila na ang gumawa ng paraan para mapaalis ang mag-asawa. Awa ng Diyos, ngayon wala na sila. Yung 4 na buwan nilang hindi binayarang renta, inalimutan ko na lang. Baka kasi balikan nila kami ng anak ko. Mahirap na. Simula nun, wala na yung malangsang amoy sa bahay namin. Yung 2 boarders kong datihan, bumalik na rin nung malaman nilang wala na ang mag-asawang aswang. Nalaman na lang namin sa huli na refugee pala ang mag-asawang yon. Wala pala talaga silang amo dahil bawal ang mga refugee dito magtrabaho. At yun na po sir ang aking karanasan sa kababalaghan. Maraming maraming salamat at sana inyo ring nagustuhan. Hanggang sa muli, Evane ng Tagum City. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. Bago po natin tuluyang lisanin ang kwentong ito ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga members ng ating channel. Unang-una kay Sabrina Shikagil na 3 months member na, kay Sid Vicious Alvin Samsona na 4 months member na, kay Story Hikes of Totski, kay Jacqueline Jose at Jackie Jose same account 6 months member na, kay Wilma Tambuyat 9 months member bait na Rakista Vlogs 10 months member, kay Jamila Cuevas na 1 month member na, kay LCD Acosta 9 months member, kay Len TV na 9 months member na, Bisaya single blogger, kay Mitch Yasas na 2 months member na, kay Wailami 1 month member, Uminus Cookie 1 month member na isang horror channel din, bisitahin at suportahan natin. At syempre kay Mahal Biox na isang super idol, pinakamahal na membership no, 1 month member na rin si Mama Mahal Biox. Kay Doc Router 1 month member, Ida Irer 1 month, kay Reyna G. Acosta or Acosta G 1 month. Kay Jenner Sese na 2 months member na, Jun Santoyo 2 months member, kay Jovi Taghap na 7 months member na.
Kay Christine Olzo na 11 months member na, Reyna Grandia 2 months member, kay Johnny Limbio 8 months member na, kay Lady Jackson na 7 months member na, kay Unix Sino 3 months member, kay Jason Laurinho 4 months member na, Johnny Ziel Alviola na 7 months member, kay Lavi Del Rey na 7 months member na rin, kay Burns A 8 months member, kay K-Hope Riker na 10 months member na rin, no? Kay Towns 2015 Katahom 11, Darlene Kabatuan 11, Angel Esmeres 11, at kay Miss Puerto na 11 months member na rin. No? Ayan, maraming salamat sa mga patuloy na pagsuporta dito sa ating channel, mga kaibigan ko dyan. At syempre, sa mga nagpapa-shoutout, no, sa ating mga, yung mga nagko-comment sa latest video upload natin. Tsaka nga pala, huwag niyong kalimutang maglagay ng shoutout, ha, sa mga magpapa-shoutout. Ayan, unang-una kay Ma'am Christy Harm, pangalawa kay Farmer Nurse Yen, sabi niya supermodel shoutout. Ayan, shoutout sa iyo, Ma'am. Kay Story Hikes of Dotsky, shoutout daw kay Bayot Ako na Rakista Vlog. Ayan, kay Rosil Divino, pa-shoutout Sir Alex, kay Christine Busime. Kay Melda Reyes, sabi niya shoutout po sir sa Galom Reyes, sa Banal Family of Jensan from Riyadh, KSA. Ayan, shoutout sa buong family mo, Melda Reyes. Kay James Kai Solo ng Cebu, ayan, kay Ruby Claveras, kay Cherry Hibaya, sabi niya shoutout po Cherry Hibaya and my partner Catherine De Ocampo from Davao del Norte po kami. Ayan, sige, shoutout sa iyo dyan, Cherry Hibaya. Kay Julian Lananculas, sabi niya shoutout po, next upload maraming salamat po sa effort. Ayan, sige, shoutout sa iyo, Ma'am Julian. Kay Ronnie Panagsagan, shoutout idol from Jeddah, KSA. Ayan, shoutout sa inyo lahat ng mga OFW, no, na nasa Middle East, no, sa ibang bansa. Ayan, kamusta? Ingat-ingat lagi. Kay Anton Parkon Minping, sabi niya shoutout family Cortez sa Iloilo and the Baral family sa Batangas. Ayan. Kay Rainforest, pa-shoutout po Sir Alex, lagi akong nag-aabang sa story, God bless. Ayan. Kay Jess Lilapori, shoutout here in Saudi Arabia, nice story talaga. Ayan, maraming salamat. Kay Gina Kalunod, shoutout ako sir, parang inggit yung mga hindi masali, no? Ayan, pati si Bernie Fernandez, shoutout sa iyo. Kay Razel Recto, kay Hazel Like, ayan, pa-shoutout naman po, maraming salamat. Kay Vash A, pa-shoutout po Sir Alex, sagad-sagad si mo magnarit Pisaya kagahiligay noon. Damugid kami gapamati drisimo sa Punti Vedra ni Gross Occidental, more power idol. Last but not the least, si Ma'am Lee Merv, ayan, pa-shoutout. Maraming salamat. Ayan ulit, sa mga gustong magpa-shoutout, no, lagyan nyo lang ng shoutout yung mga comment nyo. Kasi hindi lahat ng commentator natin is nagpapa-shoutout. So, ayan. At sa lahat ng mga silent listener, ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik naming mga kwento. Muli po, mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suportang binibigay ninyo sa ating munting channel. Huwag kalimutang tumawag sa taas, I love you.